Yan, live na po tayo ngayon sa YouTube. And this would be my first podcast. Yan, gagawa tayo ng series ngayon kasi yung last video ko about kay Yuli, maraming nanood, no? Nasa 19,000 plus na. And marami rin nag-subscribe. Nasa 30 plus ang nag-subscribe after kong i-upload yon. So, sabi nung iba, mag-unsubscribe daw sila. Pero ang totoo, if I take a look at the analytics, mas dumami pa yung subscriber ko. So, I think medyo may mga taong nagustuhan naman yung ating commentary. Okay? So, this is the first time wala tong practice. Wala akong kasabot dito or anything. I'm just a free thinker na sana walang bias. So, ang gagawin natin, magbabasa tayo ng mga comments. Pero, before that, I just wanna shout out sa mga kapatid natin sa isang lokal dyan. Si kapatid na Rain ng Cavite. And then, we have Laika ng QC. And then, si Tope. Tope ng Singapore. Yan, binabati ko kayo dyan sa ating lokal dyan. Okay, so advertisement muna. Meron tayong KDR Rock Night. Oh, KDR Rock at Night. Ito. So, 1,500 per head plus VAT na 180. So, ang babayaran nyo lang is 1,680. 100 persons per district ang pwedeng pumunta. And per zone naman is 25 persons. So, yan. 1,680 lang po. Makakapanood na po kayo ng KDR Rock at Night. Yan. Saan yata to? KDR Camp ni Kuya Daniel. Okay. So, basa tayo ng mga comments dito. Sabi nung isa, hindi ko na lang sila papangalanan para may anonymity. As a member of MCGI, as per my observation, magkaiba-iba talaga or magkaiba talaga ang approach ni Brother Eli at Brother Daniel. Pero same pa rin yung aral, mas refresh lang kami at detalyado ang mga approach ni Brother Daniel. Kumbaga, pinagtitibay lang ang aral na ibinahagi ni Brother Eli sa amin through Brother Daniel sa tulong at awa ng Diyos. And I believe, isa ako sa mga walang issue kay Brother Daniel. Tinuruan po ang kapatiran ng kababaang loob. Diyan pa lang makikita natin ang espiritu meron ang isang kapatid. Diyos na po ang bahala sa inyo, Brother Yuli. Thanks God. And another comment here, nahayag ka na ngayon kasi hindi sakripisyo ang paglilingkod mo, kundi sandamakmak na pakinabang at pagpapakasasa sa iglesia. Wow. Bawat galaw mo ay laging may kapalit na pakinabang. Ito, mga MCGI to, I think. Oo, sabi niya, as a member of MCGI. So, sabi niya, pinagyayabang mo na nagmalasakit ka sa gawain, talking about Yuli, pero di mo nagawang mangutang pangtustos sa gawain, kundi puro kahakot ng pakinabang. Hindi ko gets yun. Sabi niya, hindi mo nagawang mangutang pangtustos sa gawain. So, pinapangutang pala ang pangtustos sa gawain. Well, sige. Sabi dito, milyon-milyon ang nakuha mong pakinabang. Kaya lumaki ang utak mo. At ang gusto mo ay ikaw ang gustong masunod. Wala kang pagkakaiba sa mga naunang nagre-rebelde na pagkatapos nakinabang ng milyon-milyon at nagpakasasa sa iglesia, tapos kayo pa ang may lakas ng loob na lumaban sa pangasiwa dahil kayo ang tama.
So I think this is related to puto si Daniel Verigiano, na parang ganun din yung ginawa. After makinabang, eh lumaban sa pangasiwa. Okay, sabi naman ng isang kapatid, mga kapatid, at the end of the day, ang taong ito ay outsider and hindi alam ang mga nangyayari sa loob ng iglesia. He is free to have his own opinions and thoughts and make videos like this. Ay, ako pala yung sinasabihan nito. Ako yung gumawa ng video. Ah, depende. Pwede rin si Yuli pala yung tinutukoy niya, yung video ni Yuli. Pero ang kailangan nating maintindihan ay hindi dapat natin masyado bigyan pansin ang kanyang opinion dahil ito ay unfounded. Kala ko unheard. Unfounded at based sa 2.5-hour video ni Yuli na biased. Ay, ako pala ang tinutukoy dito. Yun daw, unfounded daw yung comments ko. And based dun sa 2.5-hour video ni Yuli na biased naman daw. Huwag na po kayong mag-comment at hindi po ito ang ating pagtuunan ng pansin. Huwag na daw mag-comment. Pero siya nag-comment din. Okay. Ayaw mo pala kay Yuli ng paraan ng... ayaw mo pala kay Yuli. Tawag niya kay Yuli. Parang INC ito. Ayaw mo pala kayuli ng paraan ng pangaral ni Kuya. Dapat noon pa na buhay pa si Brad Ellie, tumutol ka na. Paano naman siya tututol eh? Close nga sila eh. Di, sinipa siya ni Brad Ellie. Simulat sa poll, nananib ako, katulong na si Kuya sa pangaral at pinagkakatiwalaan ni Brother Ellie. Tapos ngayon ka palang lilitaw para tumutol. Di nga tinutulan ni Brad Ellie ang paraan ni Kuya. Dati pa nung magkakasama sila na nagtetexto. Tapos ngayon lilitaw ka para questionin ang paraan ni Kuya. Yung pamimigay ni Kuya ng lugaw. Natawa ako sa lugaw. Yung pamimigay ni Kuya ng lugaw at pagpapakain, legacy ni Brad Ellie yun na pinagpatuloy ni Kuya. Okay. Ang mabuti ay sasama sa mabuti. Ang masama ay sasama sa masama. Pag masama, hindi talaga mananatili sa mabuti. Hihiwalay yan. Sorry guys, wala kasi yung practice and kinuha ko lang tong comments, kinompile ko and then binabasa ko ngayon. Hindi ko pa to nabasa. So naninibago pa ako. Walang practice. Meron po ako narinig sa KNP at manggagawa nyo na ang pag-ibig na natutunan nila dati ay parang puzzle at ngayon ay buo na. Oo nga, eto nga yung sinasabi ng mga KNP at workers. At this is loose na puzzle nga daw. Intindihin na lang muna natin, ang mga inilabas niyang saloobin ay dala na rin siguro ng depresyon. So, na-depress pala si Yuli. Bawal yun sa Kristiyano, di ba? Nawala na si Brad Ellie sa tabi niya. Siya ang saksi sa lahat ng huling gawain ni Brad Ellie and we cannot deny it. Totoo. Maaring naipon na rin ang mga ito at may mga gap na noon pa man between sa kanya at kina KDR. Mabuting umunawa muna tayo. Let us accept na may mga ganitong mangyayari sa papalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sana madatnan tayo na naaayon sa kanyang aral ang ating mga ginagawa. The problem now is di malinaw sa ibang mga kapatid kung anong nangyayari. Nagulat din ako na may ganito na palang nangyayari. Antayin natin ang sagot ni na KDR. Samahan nawa tayo ng Diyos at sawayan naman ang mga masamang kalooban. Ayun. So, may naalala akong nag-reply dito. Sabi niya, kasi sabi ng isang comment, hindi niyo naman alam ang nangyayari sa loob. Yung nag-reply sa kanya, sabi,
parang kayo alam nyo ang nangyayari sa loob. So wala talaga. Kasi yung mga paksa ngayon, nagpaparinig si KDR and hindi man niya sinasabi kung sino yung pinaparinigan niya. So yung mga kapatid, they are so lost kung ano yung pinag-uusapan nila. Ayun. Kung na-depress po siya, ibig sabihin wala siyang pananampalataya sa sinabi mismo ni Brad Ellie na ang tunay na Kristiyano ay hindi magkakasakit ng depresyon. Filipos 4:6-7. May sinabi ba doon? Search nga natin. Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pagpapasalamat sa magitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pag-unawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo. Ayun. So, ang ayoko na namang mag-comment kasi ibabash na naman ako. So, ang claim nitong kapatid, wala daw Kristiyanong nagkakasakit ng depression. No comment. But, gusto ko mag-comment. Ang alam ko, ang depression is sakit. Okay? Now, kung Kristiyano ka and sinusupress mo ang sakit na ito, hindi maganda. Okay? Tinitreat yan ng mga doktor. May iniinom na gamot to calm you down. Okay? Pero karamihan ng mga Christian groups, religions ngayon, yan ang sinasabi. Walang nade-depress na Christians. Okay? At kung totoong mahal niya si Brother Ellie, di siya magkakagap kahit minsan kay Kuya Daniel. Sinabi ni Brother Ellie na kung sino man ang ay laban kay Kuya, ay kaaway niya maski pamilya man o hindi. Yes, may video nga siyang ganyan. Pero alam ko, sinabi rin ni Brother Ellie na ang pastor kailangan magpatanong. Yun lang. Kung siya po ay nabalisa sa pagpapahinga ng kapalit na Ellie, di hamak na mas lalong nakaramdam si Kuya ng pagkabalisa noon. Nasa tabi niya si Brad Ellie habang si Kuya ay nasa kabilang dako ng mundo. Ito naman yung sinasabi ni Willie Santiago na parang may mas concern pa daw si Yuli kaysa kay Kuya. Kasi si Kuya, sabi, not my own words, na naka-move on na daw agad. A few days lang. No? And hindi yata siya pumunta sa libing. Alam ko, nilibing naman si Brad Ellie. Hindi lang na-broadcast. I mean, na-broadcast within the group. Mga ano lang. Siguro family. Ganun. Pero, yun nga, ang sinasabi nila, bakit daw hindi pinakita yung libing? Wala man lang picture, katunayan. Although may mga nakalabas na screenshots na ang kukulit ng mga kapatid. Not intended for broadcast, pero binobroadcast pa rin. Again, not my own words. Sinabi lang to ni Willie. Nakwento lang sa akin. Okay? Kung siya po ay nabalisa sa pagpapahinga. Wait. Nabasa ko na pala to. Your statements are misleading po. Okay. I think kinakausap ako nitong commenter. You were stating din naman na you have no proof and you are not sure, so better not to tell anything na lang. Sariling opinion ko lang din po ito. Ayun. So, opinion mo yan. Hindi ko sasabihin sa'yo na misleading yung opinion mo dahil wala ka rin naman proof. So, yun din yung sinasabi sa akin itong nag-comment. Huwag na daw magsalita dahil opinion. Dahil wala daw akong proof. Eh, ba't siya nagsalita? Parang ganun. Wala kayo dyan.
Wala namang problema kung magbago at kung kinakailangan magbago. Remember, merong lumang tipan, binago at naging bagong tipan. Dahil ba sa nagbago, hindi na tayo maniniwala? Correct. Kung mabasa niyo yung Old Testament, medyo nakaka-rimarim yung mga senaryo doon, puro patayan, ganun. Meron pang nagsalitang asno, donkey, nagsalita. Basta, maraming namatay, yung bumaha, yung mga ganyan. So, no comment yan. So, binago daw yon at naging bagong tipan. So, dahil ba daw doon, di na tayo maniniwala. Meron ding talata sa Isaiah 29:24. Search nga natin to. So, ang sabi dito, sila namang namamadali. Nagpe-fail na yung Tagalog ko. Wait lang, ano to? Okay, so, Isaiah 29:24, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo sa aral. So, pagka ganitong yung Old Testament ang binabasa, lagi kong tinatanong, sino nagsalita dito? Para kanino sinulat? Yun yung mga tanong ko agad eh. Para sa iba? So, hindi ko sure ah. Parang Israel siguro ang sinasabihan dito. Ayun. So, it was said thousands of years ago and then you will claim na sa'yo ito sinasabi. Most of the Christians nowadays, ganun ang interpretation sa Bible. Okay, so sabi naman dito, iba naman syempre yung nagbago kesa sa pabago-bago. So nagbago nga daw. Pero ang reason is namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Excuse me. So, hindi raw pa bago-bago. Ewan ko ah. Okay. Sige. Nagbago lang, hindi pa bago-bago. O so, sinasabi nitong nag-comment na nagbago nga. Pero may dahilan. Dahil dumating sa pagkaunawa. So, sabi nga ng mga KNP, puzzle noon. Nakahilera na. Ewan ko, daming beses ko na narinig to. Yung mga sitas nandyan na yan eh. Nakahilera na yan. Tapos ngayon, sa panahon ni Kuya, nabubuo. Ngayon na yung execution. So, yun yung pinaglalaban ni Yuli. Na, ba't noon ba hindi ba na-execute yan? Noon ba hindi pa yan buo? So, yun. So, medyo magulo. Magulo tong ano eh. Religion eh. Okay, sabi dito, bear in mind. Excuse me, parang di ako sanay ng ganitong karami magsalita. Na ano ko, tawag doon. Yan. Bear in mind na dadalisayin. It is a continuing process of improvement or process to perfection. Kung constant at no change, either hindi nag-improve or nasa perfect stage nga. O gusto ko to. Even sa mga companies, yung mga processes natin, pagka constant siya, walang change. Ibig sabihin, walang improvement. So, maganda tong comment na to. Yun, pero no. Wala akong tutol dito. Gusto ko to. Dadalisayin. Yun. Kasi yung mga ibang kapatid, ayaw lang nilang aminin na may nagbago. Pero kung ganito ang reason nila, it's a continuing process of improvement or process to perfection, then maganda siya. Brad, hindi lang naman pakipagdebate ang
para ipagtanggol mo ang pananampalataya sa pangaral din. Ano ba ang essence ng pakipagdebate? Diba? Para mapaniwala mo ang isang kaanib sa isang maling reliyon ng Iglesia ng Diyos, ang siyang tunay ng Diyos na samahang sa Diyos. Puro Diyos, ha? O diba? Sa pamaraan sa pagtuturo ni Brother Daniel, sa tulong ng Diyos, meron namang naanib. Meron nga. Hindi tayo na zero. Tsaka Brad, walang binago sa turo ni Brother Daniel. Yun pa rin. Dangan lang, siguro, dahil sa matagal na natin hindi naririnig tungkol sa paksang pinapaksa, na re-refresh tayo na parang bagong bagay sa atin yun. Yun pa rin, si Brother Eli pa rin ang nagpapahayag sa pamagitan ng mga video niya. Saka Brad, kahit namang nabubuhay pa si Brad Eli, wala nang lumalabas sa debate. Parang ano to, siguro gusto niya sabihin, wala nang lumalaban. Sabi niya kasi lumalabas. Wala nang lumalaban sa debate. Saka sino pa ang debatehin? Didebatihin mo. Bro, lahat na ng reliyon na matatagal na sa mundo, na kahit mga kausbong lang kahapon, nakadebate na ni Brad Eli. Just leave your comments below, guys, na halos lahat naman daw nakadebate na ni Brother Eli. So, wala nang sense makipagdebate ngayon. May alam ako na naghahamon ng debate si Father Darwin Gitgano, hindi naman nalabanan. That's just my 2 cents. With all due respect, sir, since day one na mag-isa na lang si Brother Daniel, narinig namin ang pinapangaral niya. Walang nabago, walang naiba. Okay, so contrary to dun sa sinasabi ng isa na meron daw nagbago. Nag-comment po kayo sa video ng isang tao na hindi na dumadalo, meaning hindi niya pinapakinggan si Kuya Daniel at nagkakaganyan siya. So with all due respect po, ang commentary niyo po ay biased din po. Pasensya na, kasi hindi nyo din naman napakinggan ang pangaral ni Brother Daniel, na napakinggan nyo itong, nang mapakinggan nyo ang itong rant ng isang taong ingrato. Wow, ingrato. Walang natutunan kay Brother Eli itong si Yuli. Yan po ang totoo. Di po wise na mag-comment kung di nyo po alam both sides. Okay, so hindi raw ako dumadalo. Kanina, kadadalo ko lang. Ang inaaral natin pag-ibig, yung golden rule. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo. So, ba't ko alam yun? Anyway, yun. So, that's his comment or commentary. And bias daw ako. Okay, so pwede ko rin sabihin sa kanya yon na bias din siya. Kasi that's my commentary. Yan. Nag-sorry naman siya sa huli. Okay, sabi niyo nitong isa, with all due respect, ano po ang meaning ng Lucas 21:15 noong kay Bess, at ano na ngayon ang meaning noon under kay Brother Daniel? Okay, buksan natin tong Lucas 21:15. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyaring masalansang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaali. Ayun. So ang tanong niya, ano po ang meaning nito? Hindi ba dati verbal debate? Tapos ngayon, good works na, hindi na taltalan.
Objective question lang po, hindi po ako tutol sa bagong aral. Maging honest lang sana tayo na may nagbago. Correct. Maganda tong comment na to, ah. May isa pang talata akong naisip. Yung humayaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Anong verse yun? Humayaw ka ng malakas. Isaias, yan. Humayaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakap. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbayan ni Jacob ang kanyang kanilang mga kasalanan. Okay, so ito ginagamit ni Besto pag mangaral siya. So parang ayaw niya magpapigil, sasabihin niya yung totoo. Ngayon may binanggit dito at iyong ipayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansang. Sino itong mga to? Sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So kung good works to, nagtataka lang ako, paano mangyaring ipahayag ang kanilang pagsalansang? Shoot, I sound like Willy. Pero ayoko. Saka si meron pang nagaganito eh, si Melchor Manalili ng CFD Defenders. Yan. Kaya ayoko magbabasa ng mga citas eh. I sound like them eh. Ayoko kasing mangailam sa mga religion eh. Pero since gusto nyo tong ganitong topic, talagang umarangkada yung video na yun eh. Kaya lang napagawa ako ng ganito. Test lang. Kung walang manonood, titigilan ko na. Yun. So, kung good works to, paano mangyaring ipapahayag yung pagsalansang? Yun lang naman ang naisip ko. So, ito, bibigyan ko isang bibig karunungan. Maganda yung ginawa ni Brad Daniel na good works na to, and hindi na siya kailangan magdebate. Kaya lang, it contradicted yung mga ginawa ni Bess for so many years. Yun lang ang nangyari dyan. Okay, next question. Kapatid ba si Broccoli TV? Parang marami siyang alam. Okay lang naman sa akin ang commentary na ito. I don't feel biased naman. Bawat punto ni Yuli ay nag-comment lang naman siya. Yun na lang naman ginawa ko. For every statement na ginagawa ni Yuli, nagko-comment lang ako. So, tanong niya, kapatid ba ako? Well, meron akong ID. Naging, I don't wanna brag, but I served a lot of years in the church, and yun marami siyang alam. Marami akong alam. Sinasabihan nga ako ng iba na pantas daw ako sa sarili. So parang anyone who would say something against the church, yun agad ang judgment sa kanila, na pantas ka sa sarili, kalaban ka na ng alam yan, pangasiwa, hindi ka naniniwala, ganun. Well, it's just my opinion. So, yan ang bawal na ba magbigay ng opinion? Ayun, so, na-appreciate naman itong kapatid na hindi naman daw biased, and okay lang naman yung mga commentary na ganito. Okay, our last statement here. Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong diwa gaya ng dalawang ito. Okay. Parang gusto kaming pag-untugin ni Yuli dito. Wala akong diwa gaya ng dalawang ito at mag-i-stick ako kay Brad Daniel dahil ramdam ko ang espiritu ng Diyos sa pangaral niya. Okay, Brad. So, good for you, no?
yun, magpasalamat ka sa Diyos na iba yung diwa mo sa amin. Perspective lang yun eh. May nagsabi kasi sa akin, ano daw ako, nangihinayang daw sila sa tagal na nang in-stay ko sa loob, eh lumabas pa ako. Sabi ko, Brad, perspective lang yan. Nangihinayang din ako sa inyo dahil nandyan pa kayo sa loob at hindi pa kayo lumalabas. Parang ganun lang. So, mahirap kasing mag-judge. No? And I am now an agnostic. Kung niyo alam yon, you can Google it. Yun, ayoko lang mag-stick na sa mga religion these days. Tapos na ako yun. Tapos na ako sa panahon na yun. I just want to be free. Yan. So, yun. So, ang sabi niya dito, mag-i-stick daw siya kay Brad Daniel dahil ramdam ko ang espiritu ng Diyos sa pangaral niya. Okay? That's your opinion. Marami naman ding magagandang sinasabi si Brad Daniel. Kung ang ituturo mo, good works and yung golden rule, walang makakatutol talaga doon. Yan muna po ang ating podcast. I'll see you guys tomorrow. Kung mag-trending tong video na to, I will make more. So, put your comments below. Bye!